para makaligtas ka sa palusot mo? Diba mo, ikaw sumusobra ka na eh. Wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa pamilyang to na tama. Aalis ka, babalik, tapos ganyan, di mo naasikaso ang anak mo. Alam mo, Isa, napakakati mo eh. Gano'n makakati ang katawan mo para magpakamot ka sa iba? Bastos ka! Anong oras na? Isa! Saan ka lang pupunta? Alam mo namang may usapan kami ni Christian ngayon, di ba? Inaraw-araw niya yung pagkikita niyo. Hindi ka mag-focus sa inyong bata. Alam mo ba yon? Kahit man lang, dun man lang, intindihin mo yung bata. Andiyan ka naman, di ba? Tsaka, ganito naman talaga yung setup natin. Hindi ka pa ba nasanay? Hindi naman ikaw talaga yung pinakikisamahan ko. Bata na lang ang importante sa atin. Di ba yan naman talaga usapan natin? Ayun na nga eh. Bata na lang. Ay, pinapaalala ko lang sa'yo na family day bukas ng anak mo. Sana man lang nandoon ka. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nakabook na yung out of town namin ni Christian. Hindi ko na pwedeng i-cancel yun. Unahin mo pa talaga yung out of town ng kabit mo? Hindi mo man lang papansinin yung anak mo? Family day, di ba? Kahit dun man lang, i-prioritize mo yung anak mo. Hindi ko nakasalanan kung isinabay ng school lang anak mo yung sa out of town namin ni Christian, no? Ang tagal-tagal nang nakabook noon, ilang buwan na! Tsaka, nandiyan ka naman, kaya mo na yan, tatay ka naman, di ba? Alam mo, wala ka na talagang kwentang ina, no? Wala akong pakialam kung ang gusto mong sabihin sa akin. Basta ako, haalis ako. Kung ang tingin mo sa akin, wala kang kwentang ina, hindi ko na problema yun. Ay, nagtagal naman ang aking hanib eh. Oo, Isa. Sino naantay mo dyan? Kinala mo na yun, ano ka ba? Bakit hanggang ngayon, kayo pa rin ba ng lalaki mo? Oo. Tsaka, alam naman ng asawa ko yung tungkol sa amin. Oo, andun na tayo. Pero paano yung anak mo? Di ba niya nakikita na lagi kayo nag-aaway? Alam mo kasi, hindi ko na talaga mahal yung asawa ko eh. Yung anak na lang talaga yung pinapriority ko kung bakit buo kami. Nalaki naman ba ang bata sa ganang environment? Yung alam niya na may lalaki yung nanay niya tapos kapisan pa yung tatay niya? Mas gusto mo ba yung ganun? Alam mo, ang mahalaga naman kasi pinaninindigan ko pa rin yung pamilya ko, di ba? Buo pa rin naman kami. Hindi ba pangit tingnan na babae pa man din yung anak mo pero akala niya okay lang yung ginagawa mo? Alam mo kung ako sa'yo, mas mabuti pa iwanan mo nila yung mag-ama. Hindi ko kayang iwan yung anak ko. Mahal na mahal ko ang anak ko. Tsaka, sasaktan lang naman ako kung papiliin ko siya tapos hindi ako yung piliin niya. Yung tatay niya. Pinipilit mo nga na ipakita sa anak mo na buo kayo. Pero alam mo naman sa sarili mo na hindi. Kung ako sa iyo, kung hindi mo kaya yung ganon, ikaw na lang mamili sa sarili mo kung sino ba talaga, yung lalaki mo o yung anak mo. Huwag mo na muna akong bigyan ng isipin. Tsaka na siguro, pag umabot na kami sa ganung sitwasyon. Basta mahalaga ngayon, mag-enjoy muna kami ni Christian, no? So, sige na, bahala ka, Isa. At least ako, nagsabi na ako sa'yo, ha? Kasi syempre, kaibigan kita. Ay, ko din naman mapahamak yung bata. Ayoko na yung liit na liit pa, nagkakaproblema na agad siya. Pinoproblema kayong mag-asawa. Sige na, bibili pa ako. Hindi po. Hi, anak! Binis! Sumalaro tayo? Huwag na po, mama. Sanay na lang po ako. Mag-isa ko maglaro. Wala naman akong gagawin, anak eh. Tara, laro na tayo. Tulungan kita dyan. Mama, may tatanong po ako sa'yo. Ano yun, anak? Ganyan na po baga kami, mahal. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Siyempre, mahal na mahal kita. Eh, bakit niyo na po kami pinagpalad sa iba? Hindi ko na kasi mahal yung papa mo eh. Kahit kasama na lang ako sa kanya kasi gawa mo.
Gusto ko iparana sa iyo yung buo tayo. Kahit wala na talaga ako nararamdaman sa papa mo. Hindi porket may mahal na akong iba anak, eh iiwanan na kita. Mahal na mahal kita. Alam niyo po ba, Mama, nasasaktan po ako pag kayo po'y at nag-aaway? Mama, pwede po ba ako sa inyong humiling? Ano yun, anak? Kahit ano gagawin ko? Pwedeng iwan niyo na lang po baga kami ni Papa. Anak, bakit? Ayaw mo na ba kay Mama? Hindi mo na ba mahal si Mama? Masaya po ako pag di ko na po kayo nakikita ni Papa na nag-aaway po. Pasensya ka na, anak, ha? Kung ayun na pala yung nararamdaman mo. Hayaan mo, babawi si Mama sa'yo in other way. Sorry, anak, ha? Ang tagal naman ni Mama, paulan na, hindi pa ako sinusundo. Tara na, ate, bilisan natin. Kukulog na. Oh, tama yung bata. Oh, walang kasama. Tara. Oh, Ning, sinong kasama mo? Pinaantay ka ba? Paulan na, oh. Opo, sabi ni Mama, susunduin niya daw ako. Hanggang ngayon, wala pa po. Eh, Ning, gusto mo ba ihatid ka na namin? Alam mo ba yung bahay mo? Opo. Ah, sige, tara. Hatid ka na lang namin. O, Ning, dito na ba yung bahay mo? Opo. Papa! Papa! Anak. Ah, kuya, kayo po ba yung tatay nito? Oo, ako. Ah, nakita po namin kanina dun sa tindahan. Eh, paulan na po, kaya hinatid na lang po namin dito ba po kasi maabutan po siya ng ulan eh. Inaantay niya daw po yung nanay niya eh, kaso nga lang hindi pa daw po nadating. Hindi ka na naman sinundo ng ina mo? Patamban niya ina mo talaga? Sige, salamat ha. Sige po. Thank you ulit. Sige po, welcome po. Hoy, Isa! Oh! Ano na namang problema mo? Problema? Ikaw! Kasi yung anak mo, hindi mo na naman sinundo. Buti na lang! May sumundo sa kanyang iba. Paano ko napahamak yon? Oh, shit! Nakalimutan ko. Ang dami kasi namin inaasikaso ni Christian eh. Christian ka ng Christian! Bukang bibig mo na yung Christian na yan. Simula naging kayo ni Christian na yan, napapabayaan mo ng anak mo. Baka nakakalimutan mo na ikaw na lang ang nag-insist na mabuo itong pamilya natin. Dahil ano? Para kay Venice? Para sa anak natin? Tapos ngayon, isusumbat mo sa akin yan? So ano? Ibabalik mo sa akin yung galit? Para makaligtas ka sa palusot mo? Alam mo, ikaw sumusobra ka na eh. Wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa pamilyang to na tama. Aalis ka, babalik. Tapos ganyan, hindi mo naasikaso ang anak mo? Alam mo, Isa, napakakati mo eh. Gaano ba kakati ang katawan mo para magpakamot ka sa iba? Bastos ka! Ma, tama na po! Huwag niya na po saktan si Papa. Di ba, Mama, nakiusap naman po ako sa inyong iwan niyo na lang po kami ni Papa? Bakit, anak? Mas pinipili mo siya kaysa sa akin? Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Ginawa ko naman yung best ko. Ma, sobrang nasasaktan na po sa inyo si Papa. Kung papapiliin niyo po ako, siya po ang pipiliin ko. Pagod na po kasi ko kayo intindihin, Nana. Hindi ko po alam na kung bakit ganito yung pamilya natin. Dati po, masaya po tayo. Ngayon, hindi na po. Sobrang sakit at sobrang lungkot ko na po, Mama. Mamakawa-awa po ako sa inyo. Iwan nyo na lang po kaya kami ni Papa. Kita mo na kung anong ginawa mo sa mga nararamdaman na anak mo. Naisip mo ba yon? Yung bata na ang nasasaktan sa ginagawa mo. Okay lang sana sa akin eh. Pero sa bata, kakatupag mo dyan sa Christian mong yan.
Mas babalik mo pa sa akin yung kasalanan na ikaw naman ang gumagawa. Alam mo, tama naman yung bata eh. Kung ganyan ka ng ganyan, mabuti pa iwan nyo na lang kami. Total, magiging masaya rin naman kami pag wala ka. Hindi yung nakikisama lang din naman ako sa'yo na iba lang din naman ang pinakikisamahan mo. Tara na, anak.